Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa lahat na nakasubaybay. Ako po si Brother Onel ng CRC Summerfield Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion mula sa salita ng Diyos. Sa umagang ito, matatagpuan natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Leviticus 14 verses 15 to 18 na may pamagat na The Application of the Oil. Sa ating pagpapatuloy, samahan niyo po ako sa ating maikling panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito na pinigyan niyo po kami ng pagkakataon na pagnilay-nilayan ng iyong mga salita. Kami po'y lumalapit at tumingin ng kapatawaran sa anumang nagawa naming kasalanan. Dinadalangin namin ang kalinisan ng aming puso at ng aming isip. Sa gayoy patuloy naming maunawaan ng iyong mensahe sa umagang ito. Maraming salamat, Lord, sa katalinuhan at sa wisdom na iyong pagkakalob sa amin. Maraming salamat, Lord. Ito po'y aming dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa verse 15, pagkatapos, kukunin ng pare ang langis at magbubuhos ng kaunti sa kanyang kaliwang palad. Verse 16, sasawsaw niya rito ang isang daliri sa kanyang kanang kamay at pitong beses niyang wiwisikan ang harap ng altar. Verse 17, kukuha pa siya ng kaunting langis sa kanyang palad at kaunting dugo mula sa andog na pambayad sa kasalanan at ipapahid niya ito sa lambi ng tainga at sa hinlalaki ng kamay at paa ng taong nililinis. Verse 18, ang natirang langis sa kanyang palad ay ipapahid niya sa ulo ng taong nililinis bilang handog kay Yahweh para sa kapatawaran ng kasalanan. Sa ating nabasa, ang dugo at ang langis na ipinahid sa taong may sakit ay may mga isinisimbolo. Una, ang dugo ay nagre-representa sa dugo ng ating Panginoong Jesus na siyang katwiran at kabayaran sa ating mga kasalanan. At ang pagpapahid sa ulo ng langis o espiritu ng langis bilang handog ay ang pagkakabanal sa atin upang tayo'y kanyang magamit sa kanyang magandang layunin sa mundong ito. Tayo'y pinabanal ng Diyos upang tayo'y patuloy na maging karapat-dapat sa pagharap sa Kanya at magpatuloy sa pagpapagamit. Ang bawat isa sa atin na tumanggap sa ating Panginoong Jesus ay totoong naligtas, napagaling at nalinis mula sa ating mga kasalanan at naging bagong likha sa paningin ng Diyos na karapat-dapat sa paglilingkod sa Kanya. Kaya napakabuti ng ating Panginoon sa atin na mga nabubuhay sa Kanyang biyaya. Ngayon, tayo'y Kanyang gagamitin para sa iba na hindi pa nakakilala sa Kanya. Mapalad tayo na nakakaranas ng Kanyang pag-ibig at inaasahan ng Panginoon na maibahagi natin ang Kanyang pag-ibig sa iba. Patuloy po tayo magpagamit sa ating Panginoon para sa Kanyang kapurihan. Amen. At sinasabi sa Lucas 4 verses 18 to 19, ang Espiritu ng Panginoon ay suma sa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga may hirap ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakita. Sinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Bilang pagtatapos, samahan niyo po ako sa ating maikling panalangin. Panginoong Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, salamat po, Lord, sa aming nabasa at sa aming napagnilay-nilayan na iyong salita. Patuloy namin, Lord, na tinatanggap, Panginoon, ang langis o ang anointing, ang consecration, Panginoon, na aming tinatanggap. Nang sa gayoy kami patuloy na magamit sa nais mong ipagawa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa natutunan namin sa pusong ito, Panginoon, na pinagkaloob, Panginoon, na iyong nilinis. Kami ay naligtas, Panginoon, sa kasalanan at ngayon kami gagamitin, Panginoon, sa iyong malawakang misyon sa mundong ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil isa kami sa mga iyong mga hinirang, Panginoon, na magamit upang maipahayag ang iyong salita sa mundong ito. Maraming salamat, Lord, at muli inabalik namin ng mataas na papuri sa salamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po sa iyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilay-nilayan ng salita ng Diyos sa ating puso para sa lubos na kaunawaan natin dito. Muli niyo po kaming samahan bukas sa pagninilay-nilay ng salita ng Diyos dito sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po kayong i-share ang video na ito upang maging pagpapala tayo sa iba. Muli, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa.